bagsak ng Soviet Union noong early 90s ang nagbigay daan sa United States na mamayagpag at maging pinakamalakas na bansa sa buong mundo. At sa lahat nga na aspeto ay masasabi mo na talaga namang superpower ang USA, lalong-lalo na sa kanilang hukbong sandatahan o military power na hindi madadaig ninuman. Samahan pa ng kanilang mga advanced technology na tiyak na magpapanalo sa kanila. What's up everyone? Welcome to What The Fact TV! Sa videong ito, ating alamin ang limang rason bakit di dapat kalabanin ang USA. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe and click the bell button to get notified about their latest updates. Huwag na natin patagalin pa. Tara, alamin na. Ang unang dahilan bakit hindi mo dapat kalabanin ang US ay dahil mayroon itong pinakamalakas na air force sa buong mundo. Hindi dahil sa dami ng kanilang aircrafts, kundi dahil na rin sa kanilang kahusayan sa teknolohiya. Ang bansang ito ay kasalukuyang nagmamay-ari ng 15,000 military aircraft na binubuo ng lahat ng sangay ng military service kagaya ng US Navy, US Army, Coast Guard at US Marine. Noong 2017, ang US Air Force ay mayroong kabuuang bilang na 5,300 aircraft, 406 ICBM o Intercontinental Ballistic Missiles at 170 military satellites na tinatayang pinakamalaking bilang sa buong mundo. Ang USA ay mayroong napakaraming stealth aircraft. Ang aircraft na ito ay dinisenyo para maging silent killer dahil hindi ito kayang ma-detect ng kahit na anong radar defense system ng kahit na anong bansa. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng aircraft ay nagbibigay kalamangan sa USA dahil kaya nilang sumalakay sa kanilang mga kaaway nang wala itong kamalay-malay. At ang labanan sa himpapawid ay isa sa mga aspeto na magpapanalo sa isang bansa. Ang pangalawang rason bakit hindi dapat kalabanin ng US ay dahil sa kanilang napakalakas na US Navy na nangingibabaw sa lahat ng karigatan sa buong mundo. Ang US Navy ay mayroong 11 nuclear power Nimitz class super carriers na sinasabing pinakamalaking aircraft carrier sa buong mundo. Ang tanging Navy na kayang tapatan ng US Navy ay ang Royal Navy ng UK dahil sa kanilang advanced technology. Pero sa kasamang palad ay mayroon lang silang dalawang super carrier, mas kakaunti kumpara sa US Navy. Ang Nimitz class carriers ay kayang magkarga ng 100,000 tonelada at kayang magsakay ng 70 aircraft. Ang super carrier na ito ay tila isang bayan sa gitna ng karagatan na mayroong sariling paliparan. Ang Nimitz class carrier ay nagtataglay din ng mga napakalakas na armas kagaya ng missile, destroyer quadrant, attack submarines at mga support vessels. Habang ang mga carrier ang responsable sa mga aircraft na nagbabantay sa himpapawid, ang ibang mga ships naman ang bahala pagdating sa karagatan, kaya naman mahihirapan lumusot ang sino mang kalaban. Ang United States Navy ay nagme-maintain ng 9 carrier strike groups. Ang 8 ay nakabase sa US at ang isa naman ay nakabase sa Japan. Sa loob ng 50 years, ito ang ginamit ng US na proteksyon sa kanilang sandatahan at hindi sila titigil na palakasin pa ang kanilang hukbo. Ang pangatlong rason bakit hindi mo dapat kalabanin ng US ay dahil sa kanilang naglalakihang nuclear at intercontinental ballistic missiles o ICBM. Ang ICBM ay tinuturing na secret weapon ng US dahil kaya nilang sirain ang lugar ng sino mang kumalaban sa kanila. Ang US military ay mayroong 400 ICBMs na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gumastos din sila ng bilyong dollar para mas mapalakas pa ang kanilang mga nuclear weapon. Ang latest version ng kanilang missile ay kaya magkarga ng 330 kiloton warheads
na sinasabing 20 times ang lakas sa bombang pinasabog sa Hiroshima at Nagasaki. Hindi lang yan, bawat warheads ay kayang pumunta sa iba't ibang lokasyon. Kaya naman kung sino man ang kumalaban sa US ay kaya nitong pagsabay-sabaying pasabugin. Ang pang-apat na rason bakit di dapat kalabanin ng US ay dahil sa Precision Guided Munition o mas kilala sa tawag na PGM. Isa itong smart bomb na mayroong guided system na kumukontrol at tutulong sa kanya na maglanding sa eksaktong target nito. Ang PGM ay maaaring magamit sa lupa at maging sa karagatan. Lahat ng rocket ng Amerika ay gumagamit ng smart bomb na dinisenyo na matamaan ang kanyang target at sinasabi nga na napaka-epektibo nito sa kahit na anong labanan dahil 70% ang posibilidad na magtagumpay ito at mapasabog ang kanyang target. Ang panghuling rason bakit di mo dapat kalabanin ng US ay dahil sa kanilang mga drones. Karamihan sa mga hukbo ngayon ay gumagamit na ng drone. Ang drone ay isang aerial vehicle na hindi na kinakailangan ng sakay na tao. Dahil maliit lang ito, pero itinuturing itong napakalaking advantage sa mga militar. Dahil kaya nilang mag-target at pumatay ng kalaban gamit ito. Sa darating na 2030, ang US ay nagpaplanong bumili ng 1,000 drones para mas mapalakas pa nila ang kanilang hukbo. Yung mga rason na ito ay pinapakita na talaga namang napakalakas ng bansang United States at kung sino mang magtangkang lumaban sa kanila ay tiyak na matatalo dahil na rin sa advanced technology na mayroon sila. Maraming nagtatangka na tapatan sila pero hindi nagwagi dahil patuloy silang namamayagpag at lalo pang mamamayagpag sa mga susunod pang mga taon. Maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to subscribe and click the bell button to get notified about our latest updates. I-share at mag-comment ka na rin kung nagustuhan mong video ito. Bye!